Formal nang humiling ng dialogue kay Pangulong Rodrigo Duterte ang ilang nagtatrabaho sa BPO o Business Process Outsourcing Industry o yung mga call center po. Nangangamba na kasi sila sa posibleng maging epekto ng mapahayag ng Pangulo. Sa ngayon, nasa mahigit 1 milyon ang empleyado ng naturang industriya sa Pilipinas. May report si Lay Alvis. 2 taon na mula na makipagsapalaran sa Metro Manila si Vilma Buenaflor na breadwinner ng kanyang pamilya. Maswerte siyang natanggap sa call center na US accounts ang hawak. Malaki raw ang diferensya sa sahod kumpara sa trabaho niya noon bilang sales lady sa probinsya. Doon namin kinukuha lahat ng panggastos sa bahay, pambayad ng bahay, panggastos ni mama, tapos tsaka pang school ng anak ko. Mas naging confident ako sa sarili ko kasi meron na akong experience, not like before na parang pag may kipag-usap ako ng English sa iba, parang nahihiya ako. Isa si Vilma sa mga empleyado ng business process outsourcing industry na nag-aalala sa maaaring epekto ng mga pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa BPO industry sa bansa. Nasa mahigit 1 milyon na ang mga empleyado ng industriya ng IT business process management sa bansa. Pumalo sa mahigit $22 billion ang revenue ng industriya noong 2015. Sa datos noong 2014, nasa halos 900 na ang bilang ng BPO company sa bansa. Halos 80% ng kanilang mga kliyente ay mga kumpanya sa Amerika. Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Amerika ang top market ng BPO company sa Pilipinas. Formal nang humiling ng dialogo ang IT and Business Process Association Philippines kay Pangulong Duterte para malinawan tungkol sa posisyon ng pamahalaan sa ugnayan sa Amerika. Bukas naman ang Malacanang dito. Again, it's a restatement of the independent foreign policy that the president has declared again and again. There are no ties that are being broken. Sabi ng Department of Trade and Industry, magbubukas ng maraming oportunidad ang paggandang muli ng relasyon ng Pilipinas at China. Labor-intensive manufacturing definitely is a key opportunity for China. Second, agribusiness. Ang laki din ng demand nila for food products. Pangatlo, tourism and services. Pero paalala ni dating Senator Sergio Smeña, di naman kailangang awayin ng Pangulo ang Amerika para mapaganda ang ugnayan sa China. I think President Duterte means well, but he might have to want to learn the niceties of international diplomacy. Lay Alvis, GMA News.